Nakakita ko ng pogi dito sa tindahan namin. Asan? Hello mga best! Nandito kami dito sa pinagtatrabaho kong store. Ang likot ng kamay ko, nanginginig ako sa lamig. Bibili siya ng ano, naka-sale kasi yung mga juice ngayon. So bibili siya ng juice. Ito yung store na pinagtatrabahoan ko. Whee! 360. A few moments later. Hello mga best! Nandito kami ngayon sa park para magkape kasi medyo malamig na nga hangin pahapon na. Spring na ngayon. Spring na, malapit na magtarang na. Temperature ay plus 5 na ngayon. Ngayon, kagagaling lang sa trabaho. Kakauwi lang. Ay, pakakainin ko siya ngayon kasi hindi pa siya nagla-lunch. Bumili kami ng pagkain sa Tim Hortons. Strawberry, ano to? Cheesecake? Tikman natin yung kanila strawberry. Tikman mo to. Ano yung pakalang mamig to? Kapag ano? Ano? Ito yung in order ko. Dito siya sunog. Promise daw, promise. Hindi daw siya sunog. Pati tayo, han. Ang alam pa may Tim Hortons sa Pilipinas, di ba? Ang lamig. Uwi na tayo. Hindi kasi parang nung paluwas kami noon ng Manila, nung papunta kami ng Divisoria, may nakita akong truck ng Tim Hortons. So naisip ko, baka may Tim Hortons na yata sa Pilipinas, di ba? Mga bes! Nakatikim na ba kayo ng Tim Hortons? Kasi may rami lang branch din sa atin sa Pilipinas. Sino sa inyo ang nakatikim na? Mag-comment lang. Alin ang masarap? Kung Starbucks o Tim Hortons? Mm-hmm. Kasi dito, ang mas mabili, Tim. Sa atin, di ba? Ang mas ano, ang Starbucks. Nabigyan natin sila ng mas maraming pagpipilian. Alin ang mas masarap kung natikman nyo ng Tim Hortons? Tim Hortons, Starbucks, Mr. Donut or Dunkin' Donut. Kasama mo pa yung ano? Ay, meron Jayco pa. Hindi. Yeah. Kaya ko kape. Kaya ko tinatawag. Donut. Ah, donut. Pero yung kape? McDonald's ako. Sa kape, pareho rin. Pero yung masarap yung McDonald's sa kape. Tim Hortons. Kung naman si Ate Bes eh, hindi kasi nagtatanghalihan, nagbe-break time, hindi kumakain. Itong Ate Bes nyo. Paano ka naman makakakain sa loob ng 15 minutes? Hmm. Pag alis mo sa register pa lang, bababa ka doon sa locker room o sa lunch room namin. Inabot na ako ng 2 minutes. Paano pa kapag kami humarang sa akin ng mga customer na, oh, do you work here? Can you tell me when can I find a ganyan? O kaya naman eh, can you please get me a ganyan? Mga ganyan. Sasabihin mo lang naman eh. Kahit sabihin mo na, I'm on my break. Sorry, I'm on my break. Sasabihin mo ganyan. Oh, can you just tell me someone ganyan? Can you call someone ganyan? Please? Siyempre, maawa ka naman dahil may lola ka rin eh. Diba? Tutulungan mo ngayon. Naubos ngayon yung 5 minuto mo. Mag-CCR ka pa. Siyempre, nanamnamin mo muna yung pag-upo mo sa CR dahil mga 15 minutes nga lang ang break mo eh. Ang gagawin mo, yung pahabang wii ka, talagang ibibigay mo na lahat yung ihi mo kasi hindi ka na ulit makakaalis ng register eh. Paano ibibigay ng ihi? Ibibigay mo talaga yung ihi mo. Ganyan, ganun. Tapos ang pila ng ano mo, ang pila mo ng linya ng tao sa'yo sa register eh. Mahaba, ang dadami pa nilang dalang mga pinamili. Hindi ka makakaalis, mapapaihi ka na sa salwal. 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 Ano ba yung salwal? Ang sarap din ito. Oh, ano yan? Ano mo sa kanila? Pakita strawberry. Sa strawberry. Strawberry. Cheesecake. Cheesecake muffin. Ah, masarap nga yan. Masarap. Ano, masarap. Bago lang. Meron silang red velvet. Ah, ayokong bigyan mo. Masarap. Piraso lang. Ang lamig. Oo, oh, meron siyang laman sa loob. Cheesecake nga, oo. Oh, diba? Oo. Oh. Masarap. Kung may
kung meron nito dyan sa atin, try nyo, sarap. So, yun nga, nakakain na kami, tapos na kami magmerienda. At nilalamig na yung kamay ko, namumula na yung kamay ko. Lalamig na yung kamay? Ampul ako. Namumula. Lahat ng tagilid to. Kamay ko. Lakas-lakas nun. Namumula na yung kamay ko. Uwi na siguro kami kasi namumula na yung kamay ko. Grabe na yung lamig. Ang lakas ng hangin, baka wala rin naman sila. Ayan, ayan. So, pauwi na kami mga bes. Kaso mo, etong si ate bes nyo, gustong maglaro dito sa playground. Pero baka yung suklay. Parang kasi nabunutan ang hangin eh. And oo nga pala, sabi nga pala ni Coco sa akin nung nakita niya ako nung isang bes. Ang haba na raw ng buhok. Ang haba na ba ng buhok? Ang haba na daw. Eh ano daw, pagpagbit na raw ako at magmumukha na daw matanda. Ano ba ina-expect eh, talaga naman matanda na ako. Ayun nga, magpagupit na daw ako kasi nga ay ano yung parang anggas pang na ng mga strand ng buho ko. O, di ba? Medyo mahaba na. Tapos nga sabi niya, diet ka din ma, ba? Ang laki mo na. Kasi nga lumalaki na talaga ako kung nakikita niyo yung damit ko dati. Ano, medium ako, di ba? Ngayon parang pupunta na ako ng large. Oh my God. Nangunguha ng pogi. Ala, sige. Ayun, may nangunguha ng pogi. Para takbo. May ban na puti. Nangunguha ng... Ayan pa, isa hala. Napukata, dinami ban na puti. Ayan, no, nangunguha rin niya ng pogi. Ang dami ditong dumadaan. Ayan na naman, may puting ban na naman. Ako, may puting ban doon, no. Ayan. Oh, Diyos ko po. Nangunguha ng pogi. Takbo. Nangunguha ng pogi. Dadaan kami ngayon sa construction ng kalsada. Oo, mayroong construction doon. Papakita namin sa inyo yung construction dito ng gumagawa ng mga kalsada. Dinadaanan namin to araw-araw eh. Papakita namin sa inyo yung mga heavy equipment na ginagamit nila. Ito yung isa. Sobrang laki niyan. Hinuhukay kasi nila yung ano, ilalim ng kalsada. Ayun, ang galing. Ayun, ang laki ng backhoe. Backhoe yun eh, di ba? Backhoe. Ayun, backhoe. Backhoe nila. Dito kami pinadadaan sa gilid kasi sa gilid ng bahay. Bawal kami dumaan sa mismo street. Sa mismo street. Kalye. Thank you for your patience. Thank you for your patience. We're replacing the water main to improve water service. Bumili kami ng sports car. Yung gift kami kay Bessie. Kaya pili na kayo ng ano, sports car. Bumili kami tatlong dosena. Ayan, bumili na kayo. Bumili na kayo. Tatlong dosena yan.